So yun na, magandang tanghali mga karasak, pagkagaling lang natin galing sa trabaho at magpapasip tayo. So isasama ko na to sa vlog ko mga karas kasi pershipping ko to. Bali ito mga karasama, pupunta ito sa Santo Niño, Marquina City. So kay Noel Plado, Tawares. So siya yung kauna-una ng shipping o kaya res mga res. Yung isa mga karis na nakahanda na rin na isasabay na ng kapatid ko ito. Bali pupunta rin siya ng Umingan at sasabay na siya. Magbibigay na lang natin, magbibigay na lang tayo ng pamasahe niya kahit magkano lang mga kares. So kay sir ng Umingan na baka matuloy yung kapatid ko sa Linggo mga kares o mapaaga. Pero sabi niya sigurado daw. So unahin muna natin tong isa na ipaship. At tong isa ihatin ng kapatid ko mga kares. So dalawa lang yung dumating na blower natin mga kares, may needed pa tayong bali apat mga kares, hindi ko sinabay-sabay kasi wala tayong pambili. O, pero kung may pera kayo mga kares, bumili na lang kayo ng marami para hindi kayo naghihintay ng matagal mga kares sa minsanan kung may pambili kayo. So konting idea lang sa mga baguhan mga kares, gumagamit ng Calandis oil. So maganda o maganda at hindi ang Calandis oil mga kares. So kailangan mo siya mapag-aralan muna mga kares, sa una mamamangha ka lang at kailangan matutunan mo siyang gamitin. Kailangan alam mo yung adjust ng hangin at adjust ng kanyang tuluan ng langis mga kares. Kailangan mapag-combine mo siya. So ang number one na kalaban ng kanan na ganito mga kares, yung tubig mga kares, kung halimbawa magpapakulo kayo ng karne. So kung alam yung kukulo na mga kares, tanggalin nyo na po yung takip. Dahil once na nagsebo yan, maaaring makaragahan ng sebo yung barnat at magliyab. Yan. Maganda itong kalan na tagal ganito mga kalis sa mga open area. Sa mga pulo na ganito, sa kagaya dito sa bahay ko, hindi po maganda mga kalis kasi yung huling apoy mga kalis, yun po yung mausok. Kaya kahit paano eh dinedevelop natin na paapoyin siya ng hindi mausok kasi sa pag nagpapil po yung gamit mo, medyo mausok din po, kaya gumamit ako ng gasolina na para sa akin ay medyo effective naman mga kares, kung kaya nyo pang improve mga katulad kong vlogger, improve nyo po, share nyo po sa amin. Ngayon lang sabi ko mga kares, kung baguhan ka pa lang sa ganitong kalan, pag-aralan mo muna siyang mabuti. Hindi yung basta lakas lang ng hangin, lakas lang ng hangin, o lakas lang ng tulo, lakas lang ng tulo. Kailangan mo siyang pag-aralan. So kaya isasali ko na ito sa channel ko, mga kasi yung unang shipping. Bali magpapasama tayo sa, o sasama tayo sa anak ko, ihatid ko siya sa school. Dahil sa kabilang bahay pa, mga kasi sa
kabilang bayan yung pagkukunan natin ito. Katabi lang po ng school nila, ng anak ko. Dahil doon siya nagtanong sa doon natin papadala itong mga first shipping natin. Kaya sa mga sobrang malalayo, pag-isipan niyo po ng mabuti mga karis, baka mapamahal kayo sa shipping. Kasi sa shipping, sa isang nag-comment sa akin, tinanong ng anak ko, makaabot ng 1,000. Pero yun, ang mahal mga karis. So wala pa naman po akong kuwan sa Shopee sa mga nag-aabang. Kasi wala pa naman po akong stock na marami. So, para dito muna. Kasi yung mga ginagawa ko mga kare sa for the vlog, hindi po ako makagawa ng marami, gawa ng may trabaho din mga kares. Abangan nyo po yung isang ginagawa ko na Calandis oil na maganda para dun sa mga gusto mag-DIY. So yung ginagawa ko mga kares, hindi mo na kailangan bumili ng ganito kasi ito 65 o 70 plus shipping. Tapos ito naman mga kares sa 45. So hindi na tayo gagamit ng ganito dun sa isang i-share ko sa inyo. Hindi na tayo gagamit ng ganito at yung ganito. So nakapuha na ako ng isang mga kares na gusto ko siyang improve dahil yung gagamitin kong burner niya o chamber mga kares sa D3. So yan ang marami sa jam shop. Yung D4 bali nahihirapan tayong maganap. So yan ang mga kares, samahan nyo kami ng pabusip na natin ito. So yan mga kares, punta na tayo sa kabilang bayan kasi sa kabilang bayan pa yung pagpapasipan natin. So ayan mga kares, ginabi na tayo. So yung shipping na pinadala natin mga kares para sa Manila, mga kares sa Santo Niño, Marikina City mga kares. So salamat kay Sir, yung tiwala niya na pinadala niya na yung pera at wala pa yung items. So salamat sa tiwala mo. Sabi naman dun sa pinagpa-sipan namin mga 3 araw o 2 araw. So, konting idea lang sa paggamit ng Calandis oil. So, ang number one na bawal dito mga kares sa kalan na ganito. Pag may malakas na yung apoy niya, mga kares, yung malagyan siya ng tubig, yun po ang numero uno na kalaban niya. Kagaya ng magpapakulo ka ng karne, mga kares, pag alam mo nang kukulo na mga kares, tanggalin mo na yung takip. Dahil once na nagsebo yun at malagyan nito ng tubig, liliyab, mga kares, liliyab yan ang malakas. So maganda ito sa mga open area. Itong kalan na ganito, mga sa kalan na di-use oil. So, konti kalaman lang, lalo sa mga baguhan. Huwag niyo mong itatapat sa mga madaling masunog, kagaya ng kortina, yan. Kung may space kayo sa labas, doon na lang sa labas, mga kares. Sa mga kulo na kagaya dito sa bahay ko, hindi ko maganda. Kasi yung huling apoy niya, mga kares, yun na yung mauso. Pag mamamatay na yung apoy, yun na po yung mausap. So sa paggamit ko naman ng gasolina mga kares sa mga
willing lang po subukan. Kung natatakot po kayo, gumamit na lang po kayo tissue. Tissue yung isa sa pinakamagandang gamitin. So, nagtatanong naman mga kare sa tungkol sa magandang blower. Ito po yung napili ko mga kare sa... Kung yung tingin ko sa Shopee, 610 na naman. So, normal na naman mga kare. So, maganda lang itong blower na ito mga kare sa... hindi siya maingay. Sakto lang. Kumbaga mas maingay pa yung apoy. At malakas. Malakas siya mga kares. So, nung huling tingin ko, 650. Ay, 610. Mga kares. Ay, shipping na siguro yun. So, sa kalad na used oil mga kares, kailangan mo siyang pag-aralan. Hindi yung... maganda lang yung apoy. Kailangan mo siyang pag-aralan gamitin. So sa una, makukan ka, mahirapan ka, mga kares. So kahit pa paano, konti ka naman lang sa pagpapapoy. So pag-i-start ka mga kares, ipon mo muna to. Pag malapit ng kalahati, kalahati na siya, patayin mo na to. Pag pinatay mo na to, saktong malalatagin niya yung buo. Tapos lagyan natin ng tissue. Sa, ilubog natin sa langis, mga kares, yung tissue. So ako, gagamit ako ng tissue at gasolina para mapabilis. So ulitin ko mga kares, salamat kay Sir sa Maynila, sa Santo Niño, Marikina, Marikina City mga kares. Salamat Sir sa tiwala. Kahit wala pa yung items, pinadala niya yung pera. Dahil ang ginawa naman ako, kuhan mo na yung... hindi siya COD mga kares kasi wala kaming pangbayad sa pagpapadalahan. So sundan na natin ito mga kares. So matagal mga kares kasi wala pang pondo ito. Papundoan muna niya. Pag nasa kalahati na mga kares, patayin muna ito. So, gagamit ako ng tissue tsaka gasolina mga kares. Sa paraan nito mga kares, sigurado na hindi na mamamatay. Ayan, nasa brando naman mga kares, hindi ko napansin. So, lagyan natin yung tissue. Ito talaga yung the best na ginagamit ng mga vlogger dahil effective po ito, yung tissue mga kares. So ako gusto ko lang mapadali yung pag-apoy. Hindi mo na mararanasan umusok. Kasi pag ganito lang mga kares na may usok. So ayun, nasubrang po na naman yung langis mga kares. Ano pansin.
Ayan na, ulitin ko mga kari sa kung baguhan ka pa lang, kailangan mo siyang pag-aralan mabuti. At maganda sa labas muna, sa labas ng bahay niyo. Maganda po ito sa open area. Kung kailan ito. Para maiwasan yung tunog. Kaya ng may kasabihin nga tayo mga kasa, di ba, yung manakaw ka na, huwag ka na masunugan. So, gagamit ako ng konting gasolina, mga kasa. So, kung takot ka mga kasa, huwag ka nang gumamit ng gasolina. Pali tissue, ang gamitin mo para sa effective. Kaysa sa papel, masyadong mahirap yung papel. So hindi ako nakapag-video ng maayos sa pagpunta namin ng anak ko. Gawa ng isa lang yung dala naming cellphone kasi kailangan din namin kontakin yung pagpapadalahan. At hindi kami makapag-vlog ng maayos o makapag-video man lang. Dahil yung cellphone ng anak ko mga kasa nasira. So, isang cellphone lang yung ginagamit namin, yung cellphone ko mga kalas. Kaya natagalan na mag-upload. Nalilip ko yung cellphone niya mga kalas, nasira. Yan. Kumbaga, siraan na itong kanya. LCD ata mga kalas. So, pag nagka-pera, makukuha na lang kami ng hulugan. So, hindi ko alam kung kailan kami makakakuha mga kares. Siguro, bagay ng isang kalan na ginagawa ko, hindi ko siya na-vlog mga kares. Nagbo ko siya ng wala akong cellphone. So, abangan niyo po sa mga gustong gumawa ng detress na kalan na ganito. Bali ito, di 4 mga kalas, gagawa tayo yung detress kasi yun ang marami sa junk shop mga kalas, yung detress. So ipapasilip ko sa inyo yung natapos ko. So ito po mga kalas, yung finish niya. So i-improve natin yung upoy niya mga kalas, yan ang challenge sa detress na gagamitin natin. So, mas mura ito mga kalas kaysa dyan. Kasi detress lang po ito. So, abangan nyo mga kalas sa tatarayan natin pa po ito. At gusto ko ba po yung video mga kalas yung paggawa, yung mga sukat, at pati na yung apoy. Ang ganda lang dito mga kalas, hindi na tayo bibili ng ganito. Kasi ito 65 plus shipping. So, hindi na tayo gagawin na ito. At yung ganito niya, makaras hindi na natin gagawin. Kumbaga maganda po ito sa mga DIY. Ito po yung pinaka-adjust ng tulo niya. So, inaayos ko po ito. Kumbaga maganda rin. Yung pinaka-posit niya, makaras. Abangan nyo po, mas mura po ito dito. So, gagawa din ako ng pag may time, magagawa tayo ng marami. So, hindi po ako makagawa ng maraming gawa ng may trabaho din. Saka isa pa mga blower. Blower ako na hihirapan kasi wala tayong pambili ng marami. So, okay na natin mga kares. So sa pag-apoy ng mga kalas pag sinindihan na natin, hanggang kalahati lang kasi malakas po itong blower. Hanggang kalahati lang ng templahan niya. Huwag po natin isasagad mga kalas sa hanggang kalahati lang po. Thank you.
So ayan mga kats, hanggang kalahati lang. So wala pong katyan ng pagpapaapoy ko mga kares, at napakaganda talaga ng tissue at gasolina. So hindi mo siya mararamdaman na umusok mga kares sa mabilis na paraan. So effective yan mga kares, sa hindi na mamamatay ang apoy niyan kung tissue at konting gasolina yung gagamitin natin. Sure bull na po yan. So, kailangan nyo lang po subukan. At kung nag-aalangan po kayo, wag na lang po. Baka ako pa po yung sisihin nyo. Sa mga willing na lang po na sumubok. Dahil wala naman po kung gustong i-con sa inyo, kundi makatulong man lang. Kung paano mapapadali yung pagpapaapoy ng walang kahirap-hirap mga kares, yun lang po yung kaya kong i-share sa inyo, at sana supportan ninyo yung channel ko mga kares. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking munting channel. So ulitin ko mga kares, sa mga gusto mong bumili sa kalan ni Kuya RS, message nyo na lang po ako sa FB page ni Kuya RS, at i-message ko po kayo pag may available na. Habang wala pa po kayong nahanap ng ibang pagbibilahan. So sa mga malalayo, pag-isipan nyo muna po, baka mapamahal kayo sa shipping. So gagawin ng anak ko, maghanap siya ng mura na pagpapadalhan. Kasi yung pinuntahan niya na isa, sobrang mahal naman po. So Manila lang po, 700 na. Mahigit 700. So konti na lang yung kinita ni Kuya Ares. Pero okay lang po kasi per ship lang po yun. Alam na po ng anak ko yung sa susunod na shipping. So maghanap na siya ng mas mababa. So sa mga malalayo, pag-isipan nyo po munang mabuti mga kares, kung may gumagawa po dyan na mas malapit, tingin po kayo. Kasi so, sa akin po baka matagalan, kasi matagal po yung pagdating ng blower. Yan. Matagal na nga akong gumawa, matagal pa yung blower, wala na. So humingi po ako ng konting pasensya. So nagpapasalamat ako sa mga nagme-message kahit papano napupunta sila sa munting channel ni Kuya Res. Maraming salamat po. So pag maganda na yung apoy mga kasa, pwede natin sundin nito ng patak-patak lang. Paalala nga po pala mga kares, pag mainit po yung ating burner, huwag nyo natin kakarga ng gasolina. Kailangan masigurado mo siya na hindi siya mainit mga kares, bago mo kargahan ng pang start o pang papoy mga kares.
Para masigurado mo, ilagay mo na lang ng tissue at surebull na yan ha, hindi na mamamatay yung apoy mga pares. So ayan na mga kares, walang bukat yan. Nakita nyo naman po kung gano'ng kasimple kapuin na hindi tayo nahirapan dahil lumunod ako ng gasolina mga kares. So, hindi mo lang ako nagsundot-sundot mga kares. So yan lang po yung kapuin niya. Hindi siya malakas, hindi siya mahina. So hanggang dito po na mga kares na nagustuhan nyo itong video na kunting video ko mga kares na matagal tayo magkapun kasi wala tayo mag-set po na isa. So hindi lang po lang sana po. Kailangan niya kasi ng set po mga kares kasi nag-aaral siya. Hindi siya pwedeng walang set po. So baka matagal tayo magkapun. Ito muna yung sinabi ko sa inyo, yung pagpapapoy. Napaka-simple lang po. Kunting gasolina. O tissue, lagay mo ng tissue. Ayun, maganda po. Surubol po yun pag nilagay mo siya ng tissue at kunting gasolina. Kaya nagsabi ko, pag starting, kahit kalahati lang ng hangin niya, ng gawa, huwag mo siyang ipupul kasi malakas po ito. So, pag nagustuhan nyo itong kunting video natin, mga kats, huwag nyo kalimutan mag-like. Subscribe nyo ako mga kats kung bago pa palang sa channel ko. At sa mga ibang naghihintay ng kalandisyon ko mga kats, hintay-hintay lang po. Gawa ng dalawa-dalawa lang po yung order po flower kasi wala tayong pang-bigla. Pag halimbawa, biglang dumating yung blower na marami, wala akong kanibayan mga kares ka. Kung pinagbentahan ko dun sa sikit ko ngayon na pinagbayan ng ano ko, pinagbayan din ng kuryente, ganyan, yung bayan ng tubig. So, pag nalang si sir sa Uingan, shout out sa'yo sir. Ay, matutuloy daw yung kapatid ko sa pagpunta niya. So hanggang dito muna mga kares, maraming salamat sa mga subscribe sa channel ni Kuya Res. So kumukulo na siya. Hanggang dito muna mga kares.